Yo! What's up mga tol? So, kamusta kayo? Kamusta na? So, kung pinapanood nyo tong video na to ngayon, ibig sabihin, interesado kayo doon sa title na nilagay ko na How I Edit My YouTube Video Vlogs. Yeah. On my grind all day, gonna make a million sun that someday. You know I'm in the building when I write this way. So, baka gusto nyo matutong mag-edit o gusto nyo malaman kung paano ako nag-edit, kaya pinapanood nyo ito ngayon. Since marami rin akong nare-receive na mga comment, tatanong kung saan ako nag-edit, paano ako nag-edit, anong ginagamit kong editor, paturo mag-vlog, paturo mag-edit. So kaya ako naisipang gawin ito ngayon mga tol. So mga tol, kagaya nga nung sinabi ko sa inyo doon sa previous vlog ko na usapang vlogging, eh wala akong ibang gadget dito mga tol. Bukod doon sa speaker na yon at saka dito sa cellphone ko. Wala akong laptop, wala akong PC, wala akong desktop. So ang ginagamit ko talaga mga tol na pang video, itong cellphone na to, yun na rin yung ginagamit kong pang edit. Ang tanong, ano yung application na ginagamit ko mga tol? Ito po yung application na ginagamit ko, yan. KineMaster. Usually kasi mga tol, yung application na yan, yung KineMaster, pag dinownload mo sa Play Store yan, meron siyang watermark o yung pangalan ng application doon sa taas na video yung gagawin mo. So bakit yung mga video ko walang pangalan ng application na KineMaster? Kasi dinownload ko siya na as a crack file. Parang hack lang ganun. Gusto nyo rin makakuha ng ganito sa ginagamit ko mga tol, i-download nyo. Nilagay ko yung link dito sa description ng video ko. Hindi nyo kailangan magbayad mga tol. I-download nyo lang yan. So, umpisa natin mga tol. Itong ipapakita ko sa inyo, medyo basic lang to kasi hindi naman tayo ganun kagaling mag-edit. Parang normal na edit lang to at saka hindi naman high-tech ang mga gamit natin kundi cellphone lang. So, umpisa na natin mga tol. Let's go! So, ayan mga tol, nakabukas na yung editor na ginagamit ko, yung KineMaster. Yan yung application sa Android phone ko na talagang ginagamit ko mula pa nung umpisa. So, ang gagawin natin, mag-open tayo ng new project. Kung mag-edit tayo. Yan, dito sa bilog na malaki. Tapos lalabas niya kung anong size ng screen ng video na gusto nyo. So ang standard kasing ginagamit para sa YouTube ay itong 16 yung naka-landscape. So i-select natin yan. So yan, mapupunta na kayo sa mismong editor. So anong una kong ituturo sa inyo mga tol ay yung intro ang ginagamit ko dati. So para hindi siya masyadong komplikado yung lumang intro ko. So umpisa natin sa background. Punta kayo sa media. Then select kayo ng background. Itong color black, i-select. Yan yung ginagamit ko dating background. So ayan na, naka-attach niya siya sa editor. Ang gagawin natin mga tol, lalagay ko yung logo ng channel ko. Punta kayo sa layer, then media. Tapos naka-folder na kasi ito eh. Nandito ito, naka-save sa eraser. Tapos ito. So ayan na mga tol, nakapatong na siya doon sa background. Papalakihin natin konti. Okay. Paglilin lang natin yung oras niya. So, yun na siya mga tol, di ba? Yun, lumabas. Ngayon, baguhin natin kung animation niya, kung paano siya papasok yung logo na yan. Select niyo yung picture. Select niyo yung picture. Punta kayo sa in animation. Pili kayo dyan kung anong gusto niyo animation para do sa picture na nilagay niyo. Ang usually ko kasi ginagamit ito. Tapos kung gaano siya kabilis. Yan. Yan, ganyan siya. Tapos, yung kung paano naman siya mawawala, out animation. Ang ginagamit ko dito, ito, snap close. Tapos, baguhin ko ulit yung ano niya, yung bilis. Okay. So, ganyan na siya mga tol. Oops. Oops. Tapos, gagawin kong buhay mga tol. Gagawin kong buhay yung pagpasok niya. Lalagyan natin ng sound effects. Punta kayo sa audio. Then, dito, may mga pre-effects kasi yan. May mga pre-music, pre-sounds, pre-font. Basta may mga pring kasama tong application na to, kuha tayo dito sa sound effects asset. Yan, okay. Laksan natin para marinig natin ang sagad. Tapos, same lang din. Itatapat mo lang siya dun kung kailan siya yung mawawala yung picture na yon. Lagyan ulit natin ang sound effects. Audio. Tapos ang ginagamit ko naman dyan. Ito. Add. Okay, sagad natin ulit yung volume. Tapos. Ganun. Tapos. Ang sa luma ko kasing intro, nilalagyan ko talaga ng kung pang ilang vlog ko na siya. Kasunod ng logo. So, layer ulit. Text. Pagpalagay natin, first vlog natin to. Vlog 01. Sorry, nakarang. 01. Okay, yan. Baguhin natin yung font mga tol. Select nyo to. Tapos pili kayo ng font na gusto nyo dyan. So, kunwari ito gagamitin natin. Yan.
Tapos, iklian lang natin yung oras niya. Gano'n siya katagal. Try natin. Yan na yung kabuoan, mga tol. So, may intro na tayo. Yan yung, ito yung lumang intro ko nung beginner pa lang ako. Oops. Diba? May intro na tayo, mga tol. So, basic lang, di ba? Para maging buhay yung pagpasok ng kahit anong ilalagay nyo, mga logo, mga picture, lagyan nyo ng konting sound effects. May mga mapipili naman kayo dyan sa kasama do sa application. So kung hindi kayo satisfied sa mga audio, pwede rin kayo mag-download ng mga sound effects galing sa YouTube. Mag-a-appear din yan. Punta lang kayo sa audio, tapos folder. Yan, may mga sa folder ng phone nyo kung saan nakalagay na file siya. May mga dinownload din ako na sound effects ko, sarili kong sound effects. Ito, naka-folder yan dito sa cellphone ko, kaya nakikita ko rin siya dito sa editor. Ayan, may mga ginagamit din ako dyan na hindi galing sa application. From YouTube siya na dinownload ko lang para magamit ko. So, ang next naman natin mga tol is sa trimming ng vlogs. So, meron ako ditong maikling video na ito yung gagamitin nating sample sa pag-trim ng vlogs. Kasi ang ginagawa ko talaga mga tol, pag mag-edit ako ng video, hindi ko muna siya nilalagyan ng mga sound effects, hindi ko muna siya nilalagyan ng background music. Tinitrim ko muna yung video clip na i-edit ko para malinis siya bago ko siya lalagyan ng sound effects para process by process. Hindi kayo matagal ang pag-i-edit at saka malinis yung gawa mo. So, punta tayo sa media. Add kayo ng clip. Select nyo lang yan. Papasokin nyo sa editor. Depende lang kung saan pagkakasunod-sunod nyo gusto. Tapos, punta na tayo dito. So, game. Play natin yung clip na pinasok ko. Mga tol, welcome sa Makel TV tutorial, no? Ito na yung edit ni Makel. So, ako yung in-edit niya dito ngayon sa vlog niya. So, ayan mga tol, yan na yung edit natin. Kung napapansin nyo, medyo mahina yung audio, di ba mga tol? Yung audio ng clip na ginamit ko, na inattach ko sa editor. So, pwede nyo siyang i-adjust mga tol kung gaano kalakas yung volume na gusto nyo. Since kasi hindi ako gumagamit talaga nung professional microphone ng pang-vlogging, cellphone lang gamit ko, ang ginagawa ko, sinasagad ko yung volume ng video clip na in-edit ko. So, ang gagawin nyo para paano nyo lalaksan yung volume, touch nyo yung video clip, tapos lalabas to, sagad nyo ganon, tapos kung gusto nyo, gilid natin to at hindi nakakatulong. Tapos kung gusto nyo mas malakas pa mga tol, pwede nyo siyang i-touch nyo ulit, tapos punta kayo dito, ito, volume envelope, isagad nyo siya pareho. Yan, para malakas. Sagad natin hanggang dulo. So, yan. Okay. Testingin ulit natin kung lumakas na, katulad kumpara doon sa kanina. Mga tol, welcome sa Makel TV tutorial, no? Ito na yung edit ni Makel. So, ako yung edit niya dito ngayon sa vlog niya. So, yun, nakita niyo mga tol, nastakap ako. Yung mga ganong senaryo, yung mga kinakat. Papakita niya sa inyo yan. So, yun. Yun na nga mga tol, kagaya nung sinabi ko dyan sa video na yan, meron akong mga oras na hindi ako nagsasalita o nabablanko ko. Yun yung ang ginagawa ko dyan mga tol, tinitrim ko yan sa vlog ko. Para habang nanonood kayo, tuloy-tuloy yung pagsasalita ko, wala akong dead time na tinatawag o yung oras na hindi ako nagsasalita. Kasi mapipil boring yung nanonood sa'yo yung mga viewers mo. Kaya dapat yung mga dead time na ganun, kinakat yun mga tol. So, umpisa nating ikat. So, ganito ah. Ito. Mga tol, welcome sa Makel TV tutorial, no? Ito na yun. Kita nyo yun, nag-ano ako doon, parang na-stackup ako. So, ikakat natin yung mga tol. Paano ko ba kinakat yun? So, play natin. Makel TV tutorial, no? So, doon ako tumigil. Ang gagawin natin mga tol, ikat natin siya. Hatiin natin sa gitna. Tapos, i-play ulit natin. Kasi, pag-play natin yan, yan yung time na hindi ako nagsalita. Ito na yun. Yung ako na yun, hindi ko na isasama yun. So, pindutin nyo ulit yung clip. Punta kayo sa gunting. Tapos, i-trim nyo yung left side. Cut nyo ganun. So, nawala na siya mga tol. I-play ulit natin. TV tutorial, no? Ito na yun. Nawala yung oras na nablanko ko. Ganun lang mga tol. Tuloy-tuloy lang sa all clips nyo. Ganun yung gawin nyo. Kung meron kayong parte na ayaw nyo isama, i-trim nyo lang. So, ito na yung edit ni Makel. So, ako yung edit niya dito ngayon sa vlog niya.
Yun, may dead time na naman dyan. Cut natin yan. Hanggang doon sa oras na nagsasalita na ako. So, yun. Yun. O, diba? Tanggalin na natin ulit. Ganun lang mga tol. I-trim nyo lang na i-trim. Lag niya. So, yun. Makita nyo mga tol, nastakap ako. Yung mga ganong senaryo, yung mga kinakat. So, ayan mga tol, no, malinaw sa inyo. Yan na yung proseso na ginagawa ko sa pag-trim ko. Tinatanggal ko yung mga dead time na tinatawag, yung mga oras na hindi ako nagsasalita, yung paulit-ulit yung sinasabi ko, nililinis ko yun mga tol. Saka ako siya ngayon lalagyan ng background music. So background music, punta ulit kayo sa audio. May mga pre-music dito sa apps na to. Ayan, yung music asset. Pero hindi na ako naglagay dyan kasi meron akong dinownload sa YouTube yung mga non-copyright music. Andito sa folder. Inayos ko na kasi siya, naka-buy folder na siya para hindi ako mahirapan maghanap. Vlog sound. Pili tayo dito. Ito, try natin to. Yan. Mga tol, welcome sa Makel TV tutorial, no? Ang lakas ng music mga tol. Ihinaan natin siya para marinig ng klaro yung boses ko dun sa gagawin kong vlog. Click nyo yung audio. Punta ulit kayo dito. Adjust nyo yung sounds niya. Hinaan nyo. Try natin. Mga tol, welcome sa Makel TV tutorial, no? Kung mapapansin nyo mga tol, naririnig na yung background music ng mahina lang, pero klaro yung sinasabi mo kasi mas nangingibabaw yung boses nyo. Tandaan nyo mga tol, pag gagawa kayo ng vlogs, importante yung klaro yung boses na sinasabi nyo. O hindi naman kailangan na sobrang lakas ng background music. At least naririnig lang siya para mukhang buhay na buhay yung video. Pero wag naman yung sobrang lakas ng background music nyo na nakaka-apekto na doon sa sinasabi nyo na hindi na nagiging klaro. Yun lang yung tip and advice ko mga tol pagdating sa paglalagay ng background music. So, play natin. Ito na yun. Ito na yung edit ni Makel. So, ako yung edit niya dito ngayon sa vlog niya. So, yun. Diba? Nakat ko na rin yung mga dead time na tinatawag. So, next topic naman mga tol. Kung ano yung sunod na ituturo ko. Sabihin ko rin yan dyan sa video na yan, oh. Tapos mapunta naman tayo sa pag-montage mga tol. For example, mamontage nyo yung isang bagay, ilalagay nyo ng music as cinematic shot. Sample natin tong sardinas na to. Sample natin tong sardinas na to. Gagawa natin ang montage. Papakita ko naman lang sa'yo dito sa, ano, sa video ko ng kung paano ko ini-edit. Ganito kasi yung karami kong ginagawa ko kung ano, walang-wala na akong transition. Natakpan ko lang yung camera ko. Katulad nung sinabi ko mga tol dyan sa in-edit ko, gagawa ko ng montage tong yung sardinas o gagawa ko ng cinematic shot. So sa paggagawa naman ng cinematic shot mga tol, napaka-importante ng yung kulay ng video, yung kung gaano siya ka-bright. Kaya kung gusto mo siyang i-adjust, i-select mo lang yung clip, tapos punta ka dito sa color filter, pili ka dyan, meron dyan yan. Kung gusto mong medyo ganyan, o medyo malungkot yung kulay na parang ganito, meron dyan. Ito, piliin natin to. Yan, ito mukhang bright. Okay na. Nalagyan mo na siya ng color filter. Maglalagay naman tayo ng borderline mga tol. Doon sa taas at saka po sa baba niya, para magmukha cinematic yan, lalagyan mo ng dalawang borderline na itim dyan. So, pupunta kayo sa layer, media, then background, black. Ayan na siya mga tol, di ba? Lalakihan mo yan siyang ganon. Tapos ipapwesto mo sa gilid. Tapos, adjust natin siya kung hanggang saan siya. Hanggang saan siya lalabas sa clip na nilagay natin. So hanggang dito sa dulo. Yan. So, sa baba naman. Same lang din. I-click nyo lang yung sa taas. Tapos, click nyo tong tatlong tuldok dito sa gilid. Duplicate nyo. So, naka-duplicate naman siya mga tol. Yan, mapapansin nyo dyan. Dalawa na. Baba mo yung isa. Para yan, may borderline na siya. Dahil montage yan mga tol, hindi na ating kailangan ng tunog galing doon sa video clip. Hinaan natin siya ngayon. I-low volume. Hindi natin siya inaan. I-mute natin siya. Ayan. Tatanggalin natin yung volume ng video clip. Okay. Tapos, kukuha tayo ng audio na gagamitin natin dito sa montage. So, i-clear natin, i-cut natin tong audio na ginamit natin doon sa background sa unang pagsasalita ko. So, nakat na siya. So, empty na yung audio nitong montage clip natin. Maglalagay ulit tayo dyan. Make sure mga tol na paggagamit kayo ng audio sa vlog nyo o kahit anong kanta, dapat non-copyright yan mga tol. Pwede kayo mag-download sa YouTube, marami doon non-copyright music na pwede nyo gamitin sa mga vlogs nyo na hindi kayo makopyright strike. Add natin dyan. So, ito na magiging itsura niya mga tol. So, ganito. Tatakpo ko lang yung camera ko.
kakat natin siya. Para lagyan natin transition kunwari hanggang dito. Cut natin yung isang clip na yun. Kunwari maglalagay naman tayo ng transition mga tol. Kung paano siya lilipat yung isang clip sa kabilang clip. Click nyo lang din dito sa gitna. Tapos, pili kayo ng transition dyan. Classic transition. Kunwari, ito siya. Ito. Crossfade. Tapos kung gaano kabilis, adjust nyo rin lang dyan. Sample. Pero ang bilis masyado. Baga lang ko. Sample. Lagyan pa natin ang isa pa dito sa kabila. Transition. Cut natin to. Lagay tayo ng ano bang transition? Ito, motion cut. Ito. O, sample natin yung mga transition na lagay ko sa montage, ha? So, umpisa natin yung montage. Tatapang ko lang yung camera ko. So hanggang dito siya mga tol, hanggang dito yung montage, tanggalin natin yung borderline kasi hanggang doon lang yung montage. Cut natin dito, trim, same lang ng pagtitrim sa video, doon sa pagtitrim ng mga nilagay nyong layer, ganun din lang. Trim-trim lang kayo doon gamit yung parang gunting na yon. Tapos andito na tayo. So tapos na tayo sa ano tol, sa mga sa paglagay ng basic cinematic tol ha. Pero may ano, may mga angle kasi sa talagang legit na cinematic shot. Yung ginawa ko lang sa inyo mga tol, kung paano siya magmumukha cinematic yung simpleng video. Nilagyan lang natin ng dalawang border, binago natin yung color filter at saka nilagyan natin ng sound effects ng kanta. So mapunta tayo sa ano, sa outro naman, doon sa ginagawa kong outro. Sa ending mga tol, halimbawa, i-close ko na yung vlog. Hina na naman yung volume, isasagad na ulit natin yan. Laksan mo yung volume nito, i-adjust mo to. Volume dito. Oops. Yan. So tingnan natin. Sa ending mga tol, halimbawa, i-close ko na yung vlog. Gusto ko maglagay dito ng mga ano, mga something-something na subscribe, click na subscribe button. Ang ginagawa ko naman dun mga tol, eto, explain. So yun mga tol, no? Ang ginagawa ko kasi, kung makikita nyo sa mga ending ng video ko, naglalagay ako ng please hit sa the subscribe button and click the notification bell. Dati, ano lang, picture lang nilalagay ko, picture ng subscribe. Pero ngayon, gumagamit kasi ako ng ano, ng chroma key, color green, na pwede mong gawing transparent yon. So, meron ako dito sa media ko, nag-download ako galing sa YouTube ng animation ng subscribe. So, nakasave siya dito sa green screen. Ito, ito yung ginagamit ko. So, ayan na mga tol, naka-attach na yung dinownload ko na subscribe animation green screen galing sa YouTube. So, paano ko gagawing transparent yung color green dyan? Punta, click mo yan, tapos punta ka sa chroma key, tapos enable mo, enable mo yung chroma key, yan okay na mga tol, naka-transparent na. Select ko ulit, tapos adjust ko siya, kung saan kong gustong ilagay, yan, sample, sample lang yan ha. Click yung subscribe button, tapos click yung notification bell para manatikin yung bagong upload. Yun, yun, basic tutorial mga tol, basic editing to. So yun mga tol, ganun lang yung ginagawa ko usually paglalagay ko ng animation sa video ko. Kung hindi man mag-attach ako ng layer ng picture dyan o kung anumang video, kumukuha ako ng mga clip sa YouTube na mga ganyan, katulad niyang subscribe animation na yan. Tapos kinochroma key ko siya para maging transparent yung kulay green. Type nyo lang sa YouTube mga tol, type nyo lang ng green screen, marami dyan lalabas sa YouTube kung anong mga gustong effects ang ilagay nyo. Tapos mapunta naman tayo sa pagkoklose ko ng vlog. Dito sa tutorial na ginagawa ko. So, hanggang dito na muna mga tol. Alright. Yun. So, ang ginagawa ko mga tol, di ba sinara ko ng kamay ko. Ika-cut ko siya kung saan ko sinara. Cut ko siya. So, hanggang dun lang siya. Yung sa tinakpan ko yung camera ang gamit ko. Ang ginagawa ko, naglalagay ulit ako ng background lighting dyan. Select natin yung black. Tapos, ang ginagawa ko dun mga tol, di ba usually kasi pag nakikita nyo sa mga vlogs ko, naglalagay ako ng mga quotes sa dulo. So, kunwari lagay natin ang quotes. Harangin mo ako, tanggalin ko muna.
For example na stay positive every day all day. Yan, kunwari ganyan mga tol. So yan, click mo lang yung picture kung gaano mo siya gustong lumabas, kunwari paid. Ganun lang. Yan. Oh, all right. Oh, di ba? Tapos kung paano mo siya gustong mawala, paid lang ulit. Tapos maglalagay naman tayong sunod na text na, for example, thanks for watching. Thanks for watching. Same lang, ganyan. Ganyan lang mga tol. Oh, di ba? Stay positive every day, all day. Thanks for watching. Tapos, lagyan natin ang sound para buhay na buhay. Yan. So, yun na nga mga tol. Pakita ko lang yung outro. Alright. So, ganun lang basically yung ginagawa ko mga tol sa pag-e-edit ko ng vlog. Same process lang, trimming, trim nyo yung vlog nyo, gawan nyo ng mga transitions, lagyan kayo ng background music, mag-attach kayo ng mga sound effects na gusto nyo ilagay. Madali lang siya mga tol kung aaralin nyo. So, labas na tayo dito sa editor na to. Review muna natin ng isang beses pa yung ginawa ko. Kung klaro. So, yan na. So, yan yung intro. Mga tol, welcome sa Makel TV tutorial, no? Ito na yun, ito na yung... Yan na yun, na-trim ko na ng konti, konting trim lang, tapos nalagyan natin ng background music, andyan dyan na rin, ito, tapos tinitrim-trim ko siya ng konti, tuloy-tuloy natin, play natin. Ito na yung na-edit ni Makel, so ako yung na-edit niya dito ngayon sa vlog niya. So yun, makita niyo mga tol, nastakap ako. Yung mga ganong senaryo, yung mga kinakat, pag may mga dead time na tinatawag, yung mga... Yan, katulad nito nangyari na to, hindi ako nakapagsalita, nastakap ako. Tinitrim yun mga tol, tinitrim yun, kinakat yun para tuloy-tuloy yung flow ng pagsasalita mo sa vlog mo. Papunta naman tayo sa pag-montage mga tol. Sample natin itong sardinas na to. Gagawa natin ang montage. Close ko na yung vlog. Gusto ko maglagay dito ng mga ano, mga something-something na subscribe, click, nag-click na subscribe button. Ang ginagawa ko naman dun mga tol, eto. So yun mga tol, pinakita ko nga sa inyo kanina yung paglalagay ng layer. Pupunta lang kayo sa layer, tapos i-attach nyo yung clip na gusto nyo, yung animation. Pinakita ko rin sa inyo dun yung chroma key, yung gagawin yung transparent, yung kulay green. Pero kung gusto nyo pang maglagay ng iba dyang mga picture o video, pwede yan mga tol, pupunta lang kayo sa layer, tapos media. Click yung subscribe button, tapos click yung notification bell para ma-notification may bagong upload. Yun, yung basic tutorial mga tol, basic editing to. Ito na rin lang yung sample. Sample ko doon sa, dito sa tutorial na ginagawa ko. So, hanggang dito na muna mga tol. Papakita ko na rin yung outro. Alright. Outro mga tol, basically naggagawa lang ako ng konting quote sa dulo, tapos nilalagyan ko ng sound effects, tapos so yun lang mga tol, yun lang muna sa ngayon. Napaka basic lang yan mga tol, napakadaling gamitin ng application na to. Labas muna tayo dito sa application na to. Yan, napakita ko na nga sa inyo kung paano ako nag-edit ng vlog, yung lumang intro ko, yung paano ako nag-trim, paglalagay ng music, kung paano yung basic na magmukhang cinematic yung nyo, yung video, lagyan nyo ng borderline, tapos baguhin nyo yung color effect, tapos yung sa outro, yung paglalagay ng layer o yung mga lalabas na picture sa screen. So yun lang mga tol, napakagandang gamitin ng application na yon. So kung gusto nyo i-download yung KineMaster na to, inirito lang sa description ng video ko yung link, i-download nyo na lang mga tol. Kung may problema man, mag-leave kayo ng comment, handa akong sagutin yan kung may mga katanungan kayo. So sana nakatulong sa inyo itong video na to mga tol, sa mga gusto mag-vlog na cellphone lang yung gamit. Eto yon mga tol, FYI, yung application na to is applicable to sa Android po, pero sa iOS, hindi ko lang sure ha. Palagay ko hindi. So, yun mga tol, sana nakatulong sa inyo itong editing tutorial ko kung paano ako nag-edit ng vlog ko. Dito na lang muna siguro mga tol, stay positive lang at saka go lang sa flow ng buhay. Abangan nyo na lang yung mga susunod na video ko pa. Kung may request pa kayo, comment nyo na lang dyan sa baba. So, see you in my next tutorial vlogs. Paalam! Siguro bukas magpa-vlog naman ako. Paalam!